Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung paano ba maging isang leader sa network marketing business mo. So first, define muna natin ano ba yung leader? Ano ba yung leader? Ano ba ibig sabihin ng leader dito sa network marketing? So para sa akin, ang best na definition ng isang leader ay isang quote na nanggaling kay John C. Maxwell, okay? Isa sa mga best leadership guru, hindi lang sa network marketing, kundi pati na rin sa lahat. Okay? Sabi niya, a leader knows the way, goes the way, and shows the way. Ano muna natin, i-define muna natin kung ano yung sinabi niya. A leader knows the way, yun ang una niya sinabi. Ibig sabihin, alam ng isang leader kung ano yung ginagawa niya. Alam ng isang leader kung saan siya papunta. Okay? Knows the way. Kasunod na sinabi doon is, goes the way. Which is, ito yung isa sa pinakang importante na part. Okay? Goes the way, ibig sabihin, hindi lang ang isang leader, hindi lang alam kung anong ginagawa niya, alam kung saan siya papunta, pinupuntahan niya talaga. Ibig sabihin, he or she walks the talk, hindi puro salita. Kasi dumating rin ako sa point na naging leader ako na puro salita lang, pero kulang sa gawa. Okay? Matalino lang, madami lang alam, pero walang ginagawa, walang resulta. Kasi makikita mo talaga kung ginagawa mo yung isang bagay sa resulta eh. Hindi naman yan sa, hindi sa salita mo, lalo-lalo ng hindi-hindi sa salita mo, hindi rin sa gawa, sa resulta, dun siya tinitingnan. Kaya goes the way, napaka-importante. And finally, shows the way. Ibig sabihin, ito naturo na niya. Kung paano makapunta, dun sa gustong punta ng mga tao na sumusubaybay o sumusunod sa kanya. So, ganun ang isang leader. Okay, ang leader, hindi yan boss, hindi posisyon. Sa total, hindi posisyon, hindi yan boss, hindi yan title. Ang pagiging isang leader. Hindi ibig sabihin na leader ka ay ikaw na yung utos ng utos. Sa totoo lang, kabaliktaran. Pag ikaw ay isang leader, ang totoong leader dito sa negosyo natin, sa network marketing business, ay yung gawa ng gawa. Hindi utos ng utos, kundi gawa ng gawa. And sa totoo lang, hindi dapat talaga nag-uutos. Gawa ng gawa. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung limang karakteristik ng isang effective na leader? So, ito yung kailangan na meron ka para maging isa kang network marketing leader. Number one, kusa. O, yan yung inahanap ko sa isang member para malaman ko kung may potential siya. So, kapag nakita ko ang isang member ko ay nagkukusa, so, meaning, hindi kailangan na nandyan kami palagi, yung mga uplines, hindi kailangan na kakausapin pa siya para humataw. Hindi na. Nagkukusa siya. Nagkukusa siyang mag-aral, nagkukusa siyang magtanong, nagkukusa siyang gumalaw, nagkukusa siyang gumawa. Nagkukusa siya. So, dun pa lang, number one, kita ko na kagad kung may potential na maging leader to. Kasi hindi lahat ng tao nagkukusa. Yung iba talagang, may employee mindset pa rin, which is normal naman talaga sa simula na hinihintay pa nila kung anong iuutos ni Upline. Kung anong iuutos ni Upline na gagawin nila bago sila gagawa. May mga ganun talaga. Pero pag meron kang kusa, mataas yung chance talaga na maging isa kang leader. Napaka-importante nung karakteristik na yun, yung initiative kusa. Number two is humble attitude. So, ibig sabihin, willing to listen, willing to learn, and willing to apply kung ano yung natututunan niya. Kasi, pagka kumikita kasi ang isang tao, sabi nga, ang pera hindi naman nakakapagpabago yan ng ugali. Hindi nagbabago ang isang tao dahil sa pera. Lumalabas kung ano yung tunay na kulay nila. Kumbaga, ang pera is parang magnifying glass. Diba? Magnifying glass. Pag nilapit mo isang magnifying glass sa isang maliit na bagay, makikita mo kung ano yung totoo niyang itsura. So, parang ganun ang pera. Dumalabas ang tunay na kulay ng isang tao kapag nagkakaroon ng maraming pera. Yan yung palaging paulit-ulit na sinasabi ko sa mga members ko sa team ko na napaka-importante ng humility. Kasi naniniwala ako kung ano yung sinabi dun sa Bible na kung sino nagmamataas siyang ibababa at kung sino nagpapakumbaba siya yung itataas. Kasi na-experience ko yan. Based on my personal experience, nung time na first time na kumita ako ng malaki, nagyabang ako na nagyabang, feeling ko sobrang galing ko na, hindi na ako nakikinig sa mga uplines ko, feeling ko ako lang yung may alam, and bumagsak ako nun. Matindi yung binagsak ko nung mga time na yun. Kaya, every now and then, hanggang ngayon, palagi ko nare-remind yung sarili ko na always be humble, always be a student. Okay? Kasi pwedeng mataas yung na-achieve natin, pero palaging merong mas mataas sa atin. Hindi yan nawawala. Okay? Hindi yan nawawala. Palaging merong mas magaling, palaging merong mas malaking kinikita. So, wala tayong karapatan na magmaliit ng ibang tao kasi palaging meron nasa taas natin. So, yun yung palagi ko nare-remind sa sarili ko. So, kaya kailangan humble. Kailangan palagi ka lang humble. Always listen, always learn. Even na alam mo, pag may sinasabi, katulad nung sinasabi ko palagi, pag nagko-Q&A session ako, kapag sa tingin mo mali ako, di wag mong gawin.
Ako, even yung may mga uplines, pag may mga uplines ako naririnig ko, mali yung sinasabi nila, hindi naman sila perfect eh. Nakikinig pa rin ako, tas tinitimbang ko pa rin. Kung alam kong mali, edi hindi ko gagawin, ganun lang naman kasimple yun eh. Kung alam kong labag sa ethics namin, edi hindi ko siya gagawin, ganun lang naman kasimple. Pero nakikinig ako, nakikinig. Even nga, meron pa nga akong pinakikinggan na, actually dati, ngayon hindi na masyado, pero meron pa nga akong ibang mga networkers na iniidolo rin sa industriya natin, even though hindi sila completely ethical. No, marami silang mga unethical na ginagawa na alam ko na ginagawa nila. Pero sa mga training nila, meron kasi silang mga sinasabi na talagang it makes sense and tama naman. Pero hindi naman ibig sabihin nun is, hindi naman porket unethical sila is wala na silang tamang nagawa or nasabi. Hindi naman siya ganun. So yun yung ibig kong sabihin. Yung pagiging humble, even though hindi kami same ng principles, kung meron namang sense yung sinasabi niya, bakit hindi ako makikinig? Kaya parang ganun. So I hope na nagigets nyo kung ano yung sinasabi ko. Kaya always be humble, always be a student. Number 3, committed. So ibig sabihin nun, kaya ka nagkukusa kasi committed ka eh. No? Committed ka sa goals mo. So yun yung palagi ko sinasabi sa mga members ko, na hindi nyo ginagawa itong negosyo na to para sa akin, para sa kumpanya, para sa nagpasali sa inyo, para sa grupo natin. Hindi, ginagawa nyo to para sa mga pangarap nyo. So kapag kasumuko kayo, ang sinukuan nyo yung pangarap nyo, hindi kami. Diba? Yung paulit-ulit kong sinasabi, magko-commit ka hindi sa amin, sa pangarap mo. Kami lang yung nagsilbing guide mo para makuha yung kung ano man yung pangarap na gusto mo, pero ikaw pa rin yung gagawa niyan. Ikaw pa rin yung magko-commit para makuha mo yan. Kapag committed ka, may upline ka man or wala, gagawa at gagawa ka ng paraan. May nag-guide man sa'yo o wala, may itinuro sa'yo o wala, gagawa at gagawa ka ng paraan para makuha yung mga goals na gusto mo. And I'm sure kayong mga nanonood nitong video na to ngayon, ganun ka mag-isip. Nandito ka, pinapanood mo tong video na to ngayon. So ibig sabihin, committed ka talaga sa goals mo, committed ka sa pangarap mo. Possible na madalas kasi yung mga nanonood sa akin is yun, hindi natuturuan ng mga uplines nila. Kung natuturuan is mali-mali yung tinuturo. Pero madalas hindi natuturuan, pinapabayaan sa ere, iniiwan, or pag tinatanong nila kung ano yung sasabihin nila, kung anong gagawin nila, pag tinanong nila dun sa upline nila, ang sasabihin, mag-YouTube ka, kaya andito kayo. Sino sa inyo yung mga ganun din? So comment kayo dyan sa ibaba. Committed ka, ibig sabihin committed ka sa goals mo. And yung pagpatuloy mo lang yan, kasi maganda at maganda yung magiging animo, yung pag-animo once makuha mo na yung mga goals mo, sobrang sarap sa pakiramdam. Kaya napaka-importante ng commitment sa bilang isang leader dito sa negosyo. Yung commitment mo, once again, yung commitment mo sa pangarap mo, okay? Sa pangarap mo, hindi sa kung para kanino man. Number 4, may service sa tao. Willing to serve, willing to guide. Ang trabaho lang naman talaga ng isang upline is to teach and to guide. Yun lang, okay? Hindi trabaho ng upline na gawin para sa'yo. No, sa simula siguro pwedeng ganun kung kayo ay nagma-manual presentation, 'di ba? Sa simula pwedeng yung upline mo magpe-present para sa iyo, pero hindi yan pangabang buhay na ganyan. Kailangan matututo ka rin. So, service sa tao, ibig sabihin yun nga, ang pinakatrabaho ng upline to guide and to teach kung ano yung gagawin ng isang member. Pero hindi ibig sabihin naman nito is para kang magiging alipin, magiging katulong ng member mo, hindi ganun 'yon. Pero meron kang heart na mag-serve sa mga tao. Meron kang puso para tumulong sa ibang tao. So pag may tulong, ako kasi ang definition ko ng tulong, at sinasabi ko rin yan sa mga members ko and sinasabi ko rin sa inyo, na pag sinabi kong tutulungan kita, ang ibig kong sabihin ay tutulungan kita na tulungan mo yung sarili mo. Hindi ko gagawin para sa'yo. Kumbaga sa gym, hindi pwedeng ako yung magpo-push up tapos ikaw yung lalaki ang katawan. Kailangan ikaw yung magpush up kung gusto mo ikaw yung lumaki ang katawan. So parang ganun din. So kailangan meron tayong service pagdating sa tao. So totoo lang, nung nagsisimula ako sa negosyo, wala akong ganun. Wala akong pakialam sa iba. Ang inisip ko lang sarili ko. And it's normal sa simula, ganun talaga. Pero dito kasi sa negosyo natin, ang pinakang negosyo natin, tao eh. Ang business natin is all about people. Kaya nga siya network marketing, tao yung pinaking negosyo, hindi yung produkto, hindi yung kumpanya, hindi yung compensation plan, kundi yung mga tao. Once na mga tao is united, na committed, united, ginagawa yung negosyo ng tama, ginagawa ng maayos and consistent, doon nagsisimula magkaroon ng malaking income eh. Lalo na sa organization, kapag meron kang organization, may malaki ka na organization, doon nagkakaroon ng passive income. So dapat meron ka talagang heart for service. Kaya sinabi ko kanina pa lang na ang pagiging leader, hindi yan position, hindi yan title, no, hindi yan pagiging boss, hindi yan utos ng utos, kundi ikaw mismo yung gawa ng gawa. Yun ang ibig kong sabihin. May service ka pagdating sa mga magiging tao mo. And finally, number 5, skills. Napaka-importante ng skills kasi yung 1 to 4 na yon pwedeng meron ka, pero kung wala ka ng skills, ibig sabihin hindi ka kikita. At kapag hindi ka kumikita, hindi ibig sabihin hindi ka magkakaroon ng credibility sa mga sinasabi mo. At kapag hindi ka nagkaroon ng credibility, walang susunod sa'yo. Walang magpo-follow sa'yo. Hindi ka makakapag-lead. Kasi iisipin ng mga tao, ba't ang makikinig sa'yo, eh, wala ka naman nagiging resulta. That's the reality pagdating dito sa
negosyo natin. Kaya, isa sa mga reason bakit kayo nakikinig sa akin, hindi ko sure kung alam nyo kung anong result na meron ako. Kung sakaling hindi, punta kayo dun sa website ko, carlserrano.com. Kung ano yung pangalan ko, Carl Serrano, lagyan mo lang ng .com. Makikita mo kung ano yung result na meron ako, and ina-update ko yon every now and then. Maraming nagsasabi sa akin na ano na wag daw akong pakinggan kasi walang resulta, kasi nga hindi naman ako mahilig magpakita ng resulta, tapos later on malalaman nila na super laki ng resulta ko na hindi nila aakalain na mas malaki pa ng times 10 kumpara sa kanila. Hindi naman kasi ako mahilig sa ganun, and ayaw na ayaw ko kasi yung toxic na kultura ng networking, yung yabangan. Meron akong ginawang video about dyan, so ayaw ko ng ganun. Kayo na lang, it's up to you to research kung ano yung result na meron ako, which is yun nga, puntahan nyo yung website ko, carlserrano.com, dahil doon ako nagpakita kung ano yung result na meron ako. Hindi naman yung eksaktong amount siguro, hindi naman yung eksaktong amount pinakita ko doon, pero ang pinakamproud ako na pinakita ko doon is yung resulta ng mga members ko, resulta ng mga leaders ko. So yun yung pinakamasarap para sa akin. Okay? Para sa akin yun ang isang definition ng magaling na leader, kung gano'ng karami yung natulungan mo na magbago yung buhay. Okay. Pero sa simula, bilang ikaw, nagiging leader ka pa lang kasi, papunta ka pa lang sa leadership eh. So yun yung importante, skills. Kailangan meron kang skills para magkaroon ka ng resulta. And syempre, massive action, di ba? Hindi sapat yung skills lang, wala kang ginagawa. Para magkaroon ka ng resulta, kapag may resulta ka, may credibility ka na. Madali ka makakapag-lead ng tao kasi you know the way, you go the way, kasi may resulta ka, and then you show the way. So, I hope maraming naitulong sa inyo itong video na ito. Kung marami kayo natutunan, like mo tong video na to. And ano yung pinakang tumatak sa isipan mo? Comment mo naman dyan sa ibaba. Share mo sa akin kasi nire-replyan ko yung mga comment dyan. Hanggang kaya ko pa, nire-replyan ko yung mga comment dyan. Ano yung pinakang tumatak sa isipan mo? I-comment mo dyan sa ilalim. And i-share mo rin to sa iyong mga teammates, sa iyong mga members na alam mo na matutulungan itong video na to. So, may mga members ka na gusto mo maging leader, or gusto maging leader, hindi nila alam kung paano. So, i-share mo sa kanila itong video na to para makatulong ka din sa kanila. And ma-leverage mo rin kung ano itong ginagawa ko. By the way, kung gusto nyo pang matutunan yung about sa leadership, meron akong ginawang course about dito, sa topic na to, Leadership Masterclass. So, hanapin nyo lang yung link sa ilalim nitong video na ito, all about leadership. Hanapin nyo yung Leadership Masterclass para, and then click nyo yung link na yon, description ng video na to, YouTube, kung nasa YouTube to, usually nasa ilalim yan. So hanapin nyo yung link ng Leadership Masterclass doon para malaman nyo kung paano kayo makakapag-enroll doon sa exclusive course na yon. So isa lang to sa mga part na tinuro ko doon, sobrang dami pa kasi malawak ang leadership eh. So i-check nyo yon para malaman mo kung paano kayo makakapag-enroll. So once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natututunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas, at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!